Ngayon, ano ang sinasabi ng Biblia sa mga huling panahon? Unang Timoteo 4:1-7. Isa, ngayon ay hayagang nagsasalita ang Espiritu, na sa mga huling panahon ang ilan ay magsisiyalis sa pananampalataya, na makikinig sa mga espiritong mapanlinlang, at sa mga aral ng mga demonyo. Dalawa, sa pamamagitan ng pagpapaimbabaw ng mga tao na nagsisipagsalita ng mga kasinungalingan, na hinrohan ang kanilang mga sariling budi ng waring bakal na nagbabaga. Tatlo, na ipinagbabawal ang pag-aasawa, at ipinag-uutos na umiwas sa mga pagkain, na nilalang ng Diyos upang tanggapin na may pagpapasalamat ng mga nagsisisampalataya at nakakaalam ng katotohanan. Apat, sapagkat ang bawat nilalang ng Diyos ay mabuti, at walang maitatakwil, kung tatanggapin na may pagpapasalamat. Lima, sapagkat ito ay pinababanal sa pamamagitan ng salita ng Diyos at ng panalangin. Anim, kung ipapaalaala mo sa mga kapatid ang mga bagay na ito, ikaw ay magiging isang mabuting ministro ni Hesukristo, na pinalaki sa mga salita ng pananampalataya at ng mabuting aral, na iyong natamo. Pito, datapo at tanggihan ang mga katha at pabula ng mga asawang babae ng matatanda, at magsanay ka sa Simulan natin ang napakahalagang paksang ito. Ayokong makialam kaya ginagawa ko ito bilang babala. May choice tayo. Nasa tamang landas ito o wala na sa iyo. May sarili kang buhay, kung magdurusa ka sa kawalang hanggan, ito ay dahil sa iyong masasamang pagpili, kaya piliin natin kung ano ang mabuti. Upang paigang makadaan sa pintuan ng langit, kailangan mong alisin ang lahat ng iyong mga kasalanan. Ang tanging tagapaglinis na may sapat na lakas upang lubusang alisin ang mga mansya ng kasalanan ay ang dugo ni Hesus Kristo. Una, aminin ang iyong makasalanang kalagayan. Susunod, hilingin sa Diyos Ama o Hesus Kristo na patawarin ka sa iyong mga maling gawain na mga kasalanan. Panghuli, gawing Panginoon ang iyong buhay si Hesus Kristo sa pamamagitan ng pagsuko ng iyong kalooban sa Kanya. Hilingin kay Hesus Kristo na pumasok sa iyong puso at patawarin ang iyong mga kasalanan. Dapat kang idagdag sa church na pumasa sa pamantayan ng Diyos upang maging bahay niya dahil ito ang pintuan ng langit. Genesis Kapitulo 28:17, sapagkat halos lahat ng churches sa panahon ngayon ay rebelding bahay o bahay ng negosyo ng mga mangangaral, mag-ingat sa kanila, dahil kapahamakan ang dulot nila. Kung walang bahay ng Diyos, dapat mong gawin ang ginawa ni Abraham dahil tayo ay kanyang binhi. Galatia Kapitulo 3:29, at tagapagmana ayon sa pangako, dapat kang mabautismuhan sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo upang maging alagad o sangalan ng Panginoong Hesus Kristo para sa kapatawaran ng mga kasalanan at matatanggap ninyo ang kaloob na Espiritu Santo. Dapat mong isuko sa Diyos ang lahat ng iyong pag-aari tulad ng ginawa ng mga churches ng unang siglong Kristiyano sa mga Gawa Kapitulo 4:32-35, o kung walang simbahan na bahay ng Diyos, gawin ang ginawa ni Abraham. Juan Kapitulo 8:39, Genesis Kapitulo 25:26-25, at patuloy na nabubuhay para kay Kristo bilang tunay na Kristiyano magpakailanman. Okay namang aral, ngunit dapat nating dalhin ang mga tao sa mga churches na pumasa sa pamantayan ng Diyos upang maging bahay niya, lalo na ang mga nagsasagawa ng pantay na pamamahagi tulad ng sa 2 Corinto 8:15 at mga Gawa Kapitulo 4:32-35. Tumakas tayo sa lahat ng uri ng kasakiman, mga kapatid at mga kapatid na babae, para hindi tayo ma-disqualify sa ating kaligtasan. Dapat tayong magkaroon ng pananampalataya tulad ng pananampalataya ng mga churches sa unang siglo kay Kristo. Maaprubahan ng Diyos hindi lamang ng mga tao, dapat nating gustong-gustong marinig ang pangangaral ng katotohanan. Hindi lang tayo tinawag para maniwala kay Kristo kundi magdusa din para sa Kanya, upang tayo ay lumuwalati ng sama-sama at magharing kasama ni Kristo, lalo na sa Kanyang millennial na kaharian. Kung nais mong mamuhay ng isang banal na buhay ay magdaranas ka ng mga pag-uusig. Ang buhay ay nagiging mahirap para sa iyo habang ikaw ay nabubuhay para kay Kristo, hanggang sa mawala ang iyong buhay alang-alang kay Kristo at sa Ebanghelyo. Ang mga magtitiis hanggang sa wakas ay dapat na maligtas sa hinaharap. Doon ka ihahanda ni Kristo ng isang lugar sa bahay ng Diyos sa langit na maraming mansyon. Juan Kapitulo 14:23, kung gagawin mo ang anumang utos ng Panginoon ay magkakaroon ka ng karapatang kumain sa punong kahoy ng buhay at pumasok sa lungsod na ginto na siyang bagong Jerusalem sa langit. Pahayag 22:14-15, habang ginagabayan ka ng kanyang payo ay dapat pumasok ka rin sa kaluwalhatian ng Diyos. Tumakad ng may kababang loob kasama ang Diyos at bibigyan kanya ng tagumpay sa pamamagitan ni Kristo. Umaasa ako na ang video na ito ay makakatulong sa iyo na lumago kay Kristo. Iyon lang sa ngayon.